Mamshies, welcome to my YouTube channel. So, ang aking next recipe po na i-share sa inyo today is ginisang kangkong with tofu and ginili. So, let's go! Let's start! Po yung ating mga ingredients. Meron po tayong oil, garlic, onion, giling, tofu, seasonings, and the last but not the least, kangkong. Kain po natin yung oil. Mainit na po siya, lalagay na natin yung garlic. Nag-brown na po siya. So, later on, let's put the onion. Okay, and then nag-brown na po siya, pwede na natin isunod yung giniling. Then, haluhaluin muna natin siya. Isa-isa muna natin siyang maigi. And then, lalagyan natin ng konting paminta at magic sarap para mas malasa po siya. Okay, then halo po natin siya maigi. Ito sa gilid. Kailangan nyo na lang din mo yung apoy para maluto ng maigi yung karne. And then, lagyan po natin ng konting asin para mas malasa po siya. Nakapit talaga yung lasa ng ano, ng asin din sa giniling. Tuloy natin sa maigi para malambot. Okay. Then next. Dito on niya maya po ng konti. And then, next po, lagyan natin ng oyster sauce. Ito po yung isa sa masarap na ingredients po ng ating recipe for today. Ito po yung number one na nagpapasarap sa lasa ng ating mga ulam, ng oyster sauce. Halo na natin para mas malasa. Next, we put some water. Depende po sa ano natin, para maluto po siya kahit mga
1 cup of water. Siyempre, para mas magustuhan po nila yung gulay, siyempre, lagyan natin ng konting karne at tokwa para talagang kakainin nila. Kasi ngayon may mga ibang bata na po na halos ayaw kumain na ng gulay. So, ganito yung ginagawa namin. Lagi po, hinahaluan talaga namin ng gulay ng aming mga nilulutong ulam. Ngayon yung mga bata mahilig na sa gulay. Mix natin siya munang mainit para maluto talaga siya. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please click like and subscribe to my channel. And pakihit na rin po yung notification bell para po updated po tayo sa iba pa pong videos. Thank